Magandang araw, muli po ginang Gracia ko para sa panibago nating bidyong panturo. Sa linggong ito, ang competency na bibigyan tuon natin ay ang nagagamit ang mga hudyat ng sanhi at bunga ng mga pangyayari na gumagamit ng ilan sa mga pangatnig katulad ng dahil, sapagkat, kaya, bunga nito at iba pa. Paano nga ba bumuo ng isang sanhi at bunga? Ang isang pangungusap at talata ay maaaring mabuo gamit ang disenyong sanhi at bunga. Ang sanhi ay tumutukoy sa dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay at ang bunga ay tumutukoy sa epekto matapos mangyari ang sanhi. Kung kaya't, sa pagbuo ng pangungusap at talata, gamit ang sanhi at bunga, maaaring gumamit ng mga hudyat gaya ng dahil, sapagkat, kaya, bunga nito at marami pang iba. Bago natin talakayin ang aralin, simulan muna nating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Panuto, gamit ang diagram sa ibaba, ipakita ang iba't ibang mga sanhi at epekto dulot ng COVID-19 pandemic sa Pilipinas. Pansinin ang diagram. Ang diagram ay may 4 na patlang sa itaas at 4 na patlang naman sa ibaba. Ibig sabihin, magbibigay kayo ng 4 na sanhi dulot ng COVID-19 at gayon din, epekto naman ng COVID-19 sa babang bahagi. Pagkatapos pasagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa, atin ang talakayin ang ating aralin. Paano nga ba bumuo ng isang sanhi at bunga? Ang isang pangungusap at talata ay maaaring mabuo gamit ang disenyong sanhi at bunga. Ang sanhi ay tumutukoy sa dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay at ang bunga ay tumutukoy sa epekto matapos mangyari ang sanhi. Kung kaya't, sa pagbuo ng pangungusap at talata, gamit ang sanhi at bunga, maaaring gumamit ng mga hudyat gaya ng dahil, sapagkat, kaya, bunga nito at marami pang iba. Sa madaling salita, higit na may papakita mo sa isang pangungusap o sa pagbuo ng isang pangungusap ang sanhi at bunga na ginagamitan ng mga hudyat. Ayan, dahil alam na natin ang ilan sa mga hudyat sa pagbuo ng pangungusap na may sanhi at bunga, atin ang subukang sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Sa gawain sa pagkatuto bilang 2, ang panuto, gamit ang iyong kasagutan sa diagram sa itaas, sumulat ng isang talata na naglalarawan ng mga sanhi at bunga tungkol sa COVID-19 pandemic. Sulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ang diagram na tinutukoy ay ang gawain isa. Dito, makikita ang iyong mga naging sagot sa iba't ibang sanhi at epekto dulot ng COVID-19. Sa gawain 2, iyon ang ipapakita ang sanhi at bunga sa pamamagitan ng isang talata. Pagkatapos masagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 2, isunod na sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Panuto, kumpletohin sa inyong kwaderno ang tungkol sa sanhi at bunga. Kung mapapansin, may ilang mga sitwasyon o kalagayan na ibinibigay sa bawat bilang. At sa katapat nito na bahagi, iyon ang iyong magiging sagot. Kapag ang ibinigay halimbawa sa unang bilang ay bunga, kahirapan, ano sa palagay mo ang sanhi ng pagkakaroon ng kahirapan? Iyon ang iyong magiging tugon o sagot. Gayun din ang gagawin sa ikalawa. Sa ikalawa naman, sanhi ang binigyang tuon pagtatapon ng basura kung saan-saan. Ano naman ang magiging resulta o kalalabasan
kapag ipinagpatuloy ang pagtatapon ng basura kung saan-saan. Yun naman ang iyong magiging sagot. Susundan din ang pangatlo na kapag bungang ibinigay, sanhi naman ang iyong magiging sagot. Sa pang-apat, paliligo sa dagat at ang iyong magiging sagot naman ay ang bunga at ang panghuli, pag-aasawa ng maaga, ang bibigantuon mo naman ay ang sanhi. Ayan, ulitin ko. Kung alin ang bahagi na walang sagot, yun ang ibibigyan ninyo ng katugunan, batay sa ibinigay na sitwasyon sa bawat bilang. Pagdating naman sa gawain sa pagkatuto bilang apat, panuto, gamit ang mga datos sa itaas o sa nabanggit na gawain tatlo, sumulat ng limang pangungusap, isa sa bawat item na nagpapakita ng sanhi at bunga. Gumamit ng angkop na hudyat sa pagpapakita ng sanhi at bunga. Ibig sabihin, sa bawat bilang, bubuo na kayo ng isa pang pangungusap na nagpapakita ng sanhi at bunga. At tiyaking mayroong ginamit ng mga hudyat. At dahil naging malinaw na sa atin ang gawain sa pagkatuto bilang apat, maligayang pagsasagot muli sa linggong ito. Muli po, ako si Ginang Grace ako para sa bidyong panturo ng Filipino Baitang 8. Maraming salamat!